guys, welcome to my channel. And today, the BL Bros are complete to react and unpack to episode 7 of Gaya sa Pelikula. So say hi, everyone. Hi, everyone. So ano guys, handa na ba tayo? Let's see. No. Naka-ready na ba kayo? Hindi ako handa. Ako naka-ready na. Ako din. Naka-ready na rin ako. Ready na? Okay. On my count, after action, dating gawi. Okay. Okay. Lights. Wait. Wait, let hindi pa ready si Carl. Hindi, okay. Ready ko lang yung earphones ko. Ayan. Oh my God. Natatakot ako sa mga tweets sa atin eh. Kaya nga eh. Hala na, alam nyo, mas nakakatakot yung ano, tunay na buhay. I can actually say that. So good luck sa unpacking mamaya. Sige, ilabas mo lahat, Carl. Ilabas mo lahat. Okay, ready? Lights, camera, action! PM. Ay, may bagong Lazada. May pa Lazada. Ande, shop back. Hindi Lazada. Nakaraan. Sa dito. Bakit? Hi, oh my God. Mom is also asking for your parents' numbers and address. Hindi po kami ate. I'm taking you home. Ayoko na po maging arkitekto. Alam mo, umuwi ka na nga muna pag-usapan natin. Hindi naman ako malulunod dito eh. Kaya hayaan mo ako, please. Pakay, Frederick! Hindi ka na, Vlad. Hindi ko maintindihan. So, masasabi kong sa akin. Kasi, I want to be in charge of the ending, dude. Ganda nung kiss talaga nila. Let's smile. What is this? Oh my God! Non-linear edit? Oo, I love it. Wow. The slow-mo. Ganda what's happening? Kaling to sa movie, hindi ko lang ma-place ko anong movie. Ganda ni Anna. Ganda ni Anna. Bongga ito suot ni Anna sa luncheon, sa brunch. Dinner? Iba yung ora ni Auntie Judith dito. Iba yung ora niya. Ay! 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 Ganda. What the fuck? Walang dialogue. Puro... puro piano. Oh my God. So alam niyo yung ending nito. Magsayaw na tayo ngayon pa lang guys kasi mukhang hindi tayo makakasayaw. Katayo ako ha. Uh-oh. Go. Striptease ba yan, Carl? Ay, the short shorts. Ang dandy jewel of the palace. Yeah. Nakapajama pa po ako guys. Ganito kami ka-committed sa inyo. Kakagising lang po ni Carl. Oh, pancakes. Honestly, kinakabahan talaga ako. Parang ngayon lang ako kinabahan para manood ng episode ng BL. Kasi sa third type. Morning after. Morning after National Spooning Day. Mm-mm. Spooning and more. Wala na yung curly hair ni Vlad. Such a cute, tender moment, no? Yeah. He's so in love, eh. Oh, look at Carl. Yeah. Shit. Ilang beses ko na yan ginawa. I'm sure. Ako hindi ko ginawa. Ako hindi pa. Ang sarap! May trabaho. Oh, my God. I want that. Saglit lang. Two. Ay. Choke him. Ay! Best time to do it. Morning. Yes. Ay, nose to nose. Bye-bye.
Blue balls! Ano, Blue Vlad? Balls! Blue balls. Grabe, ang sama ni Carl. Ito, parang nga natuwa dun si ano eh, Vlad. Diba? Parang he was shocked. No, blue balls yun! Ako, blue balls ako. Ang iyong mga salita. F or PH? Well, go. Charot. Parang sa pool. Oh my God. Oh my God. Romeo and Juliet. Natapansin mo malaya. Romeo and Juliet kasi. Ang iyong tingin. Or ano, nila. Or ano, Dark Blue Kiss. Dark Blue Kiss. Ah, ito yun! Oh, ito yung sinabi ni JK! Can you please kiss? Yeah. Dark Blue Kiss, guys! Diba? Yes! Pero nauna ang Romeo and Juliet. Oo naman. Ay! Dark Blue Kiss yun. Love it! Oo nga. Ay, walang shot sa loob, sa underworld. Mahal daw ang kamerang underwater. Alam mo, ito yung masarap pag bago pa lang kayo. Ewan, walang magbabagong taon. Uy, mamaya. Last movie na natin. Oh my God, last weekend na nga pala nila. Hello. It's not the end. Naiyak na ako. Diyan pa lang. Ay! Ate Juliet ba yan? Hi! Pancake! Platonic friends! Oh, have you guys seen Anna? I was supposed to meet her today to check on the unit, but I can't contact her. Crap! You don't mind them if I wait inside for her? Because... Right? I mean, it's the least that you can do considering how you fool. Okay naman po, ate. Sige po. Gusto nyo, dito po kayo mag-dinner. What? Sweet. No, no. No? Great. Thanks, Bert and Ernie. Shut up. They're platonic. Oh, they're not. Hindi. Kinonfirm na sa Sesame Street. Kinonfirm na po na sa Sesame Street. Tito-sans! Tito-sans? Oh, Tito-sans. Oh, hi, Vlad. Kakalala kayo? Nauna kami maging neighbors eh. Sana yung jowa mong cutie. Ang cute ni Tito San. Was that jealousy? This is like a recipe for ano. Hello, sorry. Hindi ako makaalis. Drama. Dapat kasi magtatrabaho si Carl ngayon. So makakapuslit sana ako ng saglit. Patapos ka na ba? Okay, sige, sige. Update kita later. Okay, bye-bye. Ay, okay lang. Kasi, ito yung... Bada pa ni Tito San. Thank you. I never expected. Yeah. Didn't expect him to be that young. Sino ka usap ni Vlad X niya? Tito Sans, kamusta po kayo? Na, ba't po kayo napabisita? Si Tito Eman po ba? Vlad, hindi mo pa ako sinasagot. Sana yung bawa mong cutie? Ah, wala na kami nun. Diba, Carl? Bamali ko. Oh. Saan yung galing yung problema? Wala na kayo. Oh, right, right. He did send this to our house, Bella. Kailangan mo raw next time. Yeah, for advanced photog.
Wala na kayo, but he's still doing things for you. Ito saan? So, walang gatungan. Why is love not enough? Hindi ko rin alam dito, Sans. Sabi naman yung mga tanong na yan. Okay, sige, ilabas mo yan. Ilabas mo yan. This is a safe space. Safe okay? Space. Inhale, breathe with me. Exhale. You made that Tessa out of me, pangkin. Nag-one more chance sila ng ex niya, my abs. Naku. Matitrigger ba ako dito? Feeling ko lahat tayo matitrigger at one point. Kagabi pa ako triggered. Ay, handa na si Carl mamaya. I'm sorry ha. Hindi ko sige, labas mo yan mamaya. Sinasabi to. Hindi naman tayo makakilala. Hey, it's okay. I'm an ally. Tapos kasama pa dyan sa mix si Anna. Pero imagine... Tiniis ko nga na puro Mobile Legends lang siya for months. What? Dahil baka kakuport ng healing niya yun. Oh. Malay ko pang may landian din doon. May landian sa Mobile Legends? Yes. Kaka lang ba? Apparently, oo. Hindi mo sinabi sa mga kakalala ko dito sa akin. Well, I just didn't think it was important anymore. It's not like we keep in touch and talk about you. Ang KJ. Eh, saan nga rin galing? Kaya nga komportable ako mag-trespass nun kasi akala ko siya yung maaabutan ko dito. Diba? Yung tubi. Hindi ko akong gago. I think sa Discord sila nag-chat. Discord? Ang daming landian sa Discord, oh my God. Ay, Shider, pinapakinggan mo ba ito? Ano yung Discord? Gaming, ano? Ay, nako, you deserve someone better. It's primarily used for gaming, pero may neighbors na, part ako ng Discord ng neighbors. Hinahanap pa niya sarili niya. Who's calling, though? Hanap ka na medyo mature. 629-6277. Vlad, may tumatawag. 7-incher. Apparently, they've been playing ng ex niya. Nagta-tank daw sa kanya, whatever tank? That means. Excuse me lang po, Tito Sam. Sige lang, panggin. Sante, go on. That thing kanina morning. Ah, ayun na nga. Yes. Tapos kanina. Oh. While cooking breakfast. Yes. Nagulat na lang ako. Yes. Nagulat na lang ako. Oh my God. Yeah? Nagulat na lang ako na! Ah! It's ready, guys! La! Ang daming tao. Yo, Anna, yo. Carl, tumatawag ka. Awkward. Ana naman, nasa climax na kami! O, Diyos ko na ba? May nag-text. Ay! Ano pa lang signal? I'm so sorry. I'm so sorry. My God, this is so far. I didn't mean to... Oh. Yes. Do you have Shenzhen? I really have been focusing on, like, the Middle Eastern. Okay, Eastern. Saan sa Binle? Like, Egypt. What's happening? Okay. I wanna offer a toast. Yeah, let's hear it. Okay. Para kay Vlad at kay Carl. Salamat kasi kahit papaano naging bata ako ulit. Samantalahin niyo ang time na ito para
maligaw. Huwag kayong tatanda agad. Kasi hindi siya fun. So, yun lang. Inan, Alan, inan. Facts, facts. Bakit sino matanda? Inan naman kayo. 7 years. Anyone else wanna offer a toast? Or make an announcement? Hindi pa comfortable si Carl. Outside the bubble. Santi. Bagong tuklas eh. At saka hello, yeah, diba? Tingnan mo naman yung cast of ka. Can you take Vlad with you sa baba to pick it up? Kakausapin niya si Carl. Right. Tara Vlad, pasama naman. Oh my God. Vlad, go with Santi. Oh my God. What's happening? Meron pa ako natirang wine dito. Huwag niyo ipanin sa akin. Anong meron sa inyo ng kapatid ko? Of questions. This time you have, you better tell the truth, Carl. Come on, Carl. Nalalamig ako, guys. Di ko lang bakit. Ilang minutes pa daw po ba? Di pa ako naka-order? Vlad, I noticed you have things in the unit. Hindi ko na itatanong kung anong meron sa inyo ng pamangkin ko, pero kung hindi pa siya handa, huwag mo siyang pilitin. Ano pong ibig sabihin niyo, ate? Gapo ni Carl. Carl, kung hindi ka pa handa, huwag mo siyang paasahin. I've seen what loving someone who isn't ready yet has done to my brother. Hey Judith, hindi gawain ng alay yung pang-corner na ginagawa mo. Ano ba? Well, I'm a sister first. And I did tell you that. Right, Carl? Inappropriate kasi. Oh, shut up. Je suis désolée. Just read this one. I've been out here longer. It might not be as hard for you guys now. Baka di nasing hirap sa inyo ngayon, pero di pwedeng tayong mag-decide kung kailan safe nang lumabas para sa mga ayaw pa. Dito, Sans. Gusto ko lang naman padaliin para sa kanya. Ako rin! I watched him grow up. Mahal kong batang yan. But let's not pull him out. Carl, don't let him go back in just to protect you because he will do that. Okay? My brother is really loud with his love. He's done hiding. Gusto niya, sana naman this time, may pagmamalaki naman siya. He deserves to bide his time. True. Now, for my last question. Mahal mo ba? May gusto ka ba sa kapatid ko? Carl? Gusto mo ba ang pamangkin ko? Yes. Kailangan mo siyang hintayin kung ganun. Carl. Di sa ganung paraan natin. Oh my God.
Carl, wait. Saan ka pupunta? Sa gazebo. Sa gazebo. Ang sabi kasi nila ngayon, under may talas daw yung gazebo. Maraming lamok. Baka maganda ka. Aray, kinakanag ko. Saan naman na rin ni Sisu? Wait mo, Carl. May surprise sa gazebo. Nandun yung surprise. Ay, anong call off pinagsasabi mo? Papunta na siya doon. Oh my God, he's gonna get freaked out. Oh my God. Oh my God. Doon sila manonood ng movie. Dapat natuloy eh. Ganito mo pala ako nakikita.
Oh my God. Shit. Tali na. Dito na tayo. Hey, hey, hey. It's okay, Carl. Carl, calm down. Okay, we'll figure this out. Kita tayo magdito. Ano makakalam mo? Ano sinabi ni Kalapap? Carl, matagal nang alam ng tito mo, okay? Yeah. I mean, nung kinausap niya ako sa baba, he told me that he sensed it a long time ago. A long, long time ago. So it's okay. Ako? Huh? Lahat ng tao ganun inisip sa akin. At bakit yun yung bring up? Because he sensed that we have something, okay? He could tell that I like you. And I do, Carl, okay? I do. So please, let's finish. We have something. Sinabi mo sa kanya yan? But don't we? Bakit mo sasabihin sa kanya yan? Oh my God, Vlad! Dahil totoo, okay? Dahil hindi ako nahihiya. Ikaw ba sa akin wala? Nahihiya ka ba? Sa akin? Wala. Hindi ko nga sigurado kung kagaya mo. Hindi ko nga alam kung ano ako. Ano ka? Say it. Carl, just... Remember what I said, okay? Don't be scared of the word. Just say it. Bakla. Carl. Bakla ka ba? Hindi ko alam. Carl, you kissed me. Bakit kailangan may kahulugan yun? Hindi pa pwedeng gusto ko na subukan dahil wala akong alam. Dahil wala naman talaga akong sinusubukan. Dahil wala naman ako... Wala akong alam. Lagi na lang akong takot. Carl! Simple ko lang yung tanong, okay? Gusto mo ba ako? Okay tayo, Vlad. Okay. So why act like I just accused you of a crime? Reaching my hand, I hold you into. Darling, you know I'm not through with you. I can wait till I find you. Open by all right. Tama kayong lahat. Tama kayong lahat. Tama kayong lahat. Vlad, hindi ako alis. Hindi ako alis. Oh my God. Ito naman ako. It's not too late. Brushing my heart when I could have just waited. No need, I have settled down. So we're back to gay love is a problem.
Well, it will it's always not the love. It will it's always... not the love. It's not the love that's yeah. a problem. It's the pag-amin. Hindi, acceptance nga ni Carl. Oo. But, it's self-love a... that's the problem here. Lack of. Well, acceptance. Yeah. Identity crisis ni Carl. Oo. Ah, wow. Shit, sobra akong nakarelate. Mamaya na. Because he's willing to, ano, he's willing to do it. Hindi. Concerned pa rin niya what society will think, what other people yeah. will think with the love that he feels. Carl, it's hindi not just niya, him. Yeah, pero hindi niya sinasabi na, ano eh, sinasabi niya yung ako. Parang it's about him. It's really about him. Yeah. And what he feels. Sa, feeling ko secondary lang sa kanya yun. Ang concern niya siya. Ako, feeling ko ang concern niya is kasi what he feels is revealing to himself who he is. So it's what he feels also. It's part of it. Papanoorin ba natin tong Dear Carl? It's only 3 minutes. May Dear Carl? Yeah. Pwede. We can do that now. 1, 2, 3, go. Dear Carl. Dear Carl. I hope this suffices. The last month felt like getting drawn into a screen. Babasahin ko na siya. A film I wasn't meant to be in. One I could have easily been written out of. Thank you for writing me in. It's been swell. Pancakes! Ano to? In between. Ay, oo nga. Grabe yung lashes ni Pao. Oh my god, sa phone ko may mga ganyan ako. With my exes. Kailan may release ang gallery? Go outside, please. We deserve it. Don't you think? they see deserve outside, it. See you outside, please. Yeah. See you outside, please. See you outside, please. We deserve it. Okay. Mag-end na yung Zoom na to. Sige. So, sige. Let us
gather our thoughts and then let's get back into another call. Kuha na ako alcohol. Oh, kuha na tayo ng alak. Bye, guys. Carl, kaya mo pa. Nag-nurse pa ako ng ano, ng hangover. Nakatatlong bote ata ako ng winter. Kagabi? Diba? Sarap naman. Wow, anong pinag-usapan? What entailed 3 bottles of wine? Eh, okay. Dalawa lang. Okay. Dalawa lang. Pero nag- oh, sige, sige. Later. Okay, see you in a bit. Bye. Just download. Bye-bye. There you go. Okay, guys. Parang shell-shock pa tayo, ah. Wow. That was a... Saan tayo magsisimula? sa ending. Magsimula tayo sa katapusan. Well, we've seen this story. Yes. This is a classic story of how we've seen this story pan out. Ako personally, I really feel connected to it because my ex was like that. Was like I had an ex also na ganyan. He wasn't out. And sobrang hirap kasi, lalo na kung ikaw out ka, ta siya hindi. Because you have to like walk on eggshells all the time. And then, hindi, I mean, okay lang naman. For me, siguro the initial setup is okay when you first start. But then eventually, lalo na if you're out, syempre ikaw, you really, gets ko yung sinasabi ni Vlad na, you wanna be proud of this person that you found, that you love. But then there's this thing that holds you back because now you have to respect then the fact na hindi pa siya comfortable, na hindi pa siya out sa lahat. Actually, ito yung idudugtong ko yung RV natin last time. This is a perfect example of how oppressed we are. Mm. Di ba? Like what Carl is going through. Yeah. He shouldn't be ashamed of his love. Mm. But because of how he is wired, anong iisipin nila? Nakita nila nag-kiss tayo. He freaked out. Yeah, he freaked out. Ganyan yung nangyari sa amin ng ex. Ang bigat. Kasi, ang usapan nga, walang makakaalam, di ba? So parang even when, like, syempre, we were part of the same mountaineering club. So parang when he brings me home, parang wala lang, hindi walang mali siya yung ibang tao. Hindi naman nila kasi alam eh. Parang ang ano lang is on the way, di ba? So parang there's always a reason why we're together. So hindi naman masyadong napag-anuhan yun. Pero ako, it was also my fault and I recognized that I was just so excited. It was my first relationship. Na I felt like maybe I could tell like people who I'm close to and then just tell them na just keep it under wraps. Not to be fair, di naman lumabas talaga. I mean, I only told like 2 people na super close ko and then they respected it. But when I told my ex about it, he freaked out and he got pissed. So, I think that was the beginning of the end from there. Hirap eh, no? Pag ganun. Ang hirap. Pag closeted. Tapos ang mahirap pa dun, Sid, because nga he wasn't out, even when we were in the mountaineering club, hindi ko din siya, I needed to keep my distance. Parang alam mo yun, keep it platonic from the eyes of the people who see it. Tapos ang nangyari pang secondary, parang adding insult to injury, was the fact na, because hindi ko nga siya, not to say kailangan mong bakuran yung partner mo, di ba? Pero dahil nga, we weren't acting like we were together. May naka-enter na isa pa, yung third party nga. Eventually, why we broke up was because of a third party. Eh, na I thought for a time was, he was falling in love with a female batchmate of his in the mountaineering club during their batch. Only to find out that it was also a guy. So parang yung sinasabi niya, hindi ako ready, hindi ako out, baka bisexual ako, hindi din pala totoo.
eventually he came out na din as gay. But yeah. So nakakainis siya kasi ginamit niyang excuse yun. Oh, actually yun. What a jerk. Pero I can imagine nga yung, you know, like how you end up doing you end up making rash decisions because nga from you who's going through this, parang hindi din klaro sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. So hindi ka din nag-iisip. Yeah. I'm so tired na of mga ganitong stories. It's do you get me? Yeah, nakakapagod talaga kasi parang it's so tiring to be reminded again na this happens. Ngayon, ayoko na mag-isip, di ba? Pero the reality din kasi yun, na although how, you know, you want to be progressive, there are certain things in yeah, I understand. That remind you na parang, di pa rin talaga. Parang, yun, kaya, yun yung nakakalungkot. Ako. Yun yung nakakalungkot. Ang bigat ng feeling ko, honestly. Kasi, ito, we've seen this story before. Yeah. And here we are again. I feel for them. Right? Don't you feel tired? Yeah, it is very tiring. To. Although I acknowledge the need to show this kasi this happens. Mm-mm. But to Carl's point, there is like another Carl's point in our previous RV. Pwede namang hindi. It can be the salvation. Mm-mm. But in this case, ang dami kasing kailangan pang pagdaanan ni Carl. Mm-hmm. GS. Carl with a K. Ikaw, Carl, anong thoughts mo about it? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pagod. No? It's tiring eh. Ako yun yung first feeling ko. Nakakapagod. Ito na naman. Nakakapagod kasi it's a luxury eh. It's a luxury that people like Carl with a K has. Na, alam mo yun, pagkatapos, because I'm one of those na hindi ko kailangan mag-come out eh. I have always been out, diba? And people just knew. And you know, parang, and I had to endure a lot of things because of that. Pinaghirapan na namin yun eh, diba? Pero hindi pa naman pala makakatulong. So, nakakapagod lang. Yeah. Like, di ba? Parang, for all the, I mean, the world knows that I'm gay and I didn't care. Pero in spite of that, alam mo yun, parang di pa pala siya makakatulong sa mga tao that you can actually function and be fine and still be seen as somebody who you know deserves respect or nakapanta. A question ko is kapag nakakakita ba yung mga hindi out na tao ng mga taong katulad ko, do they think less of me? Depende sa tao. Kasi kasi fear siya eh. If I come out, I will be seen as less. So okay lang, sige, hihintingin mo sarili mo. But a disappointment. People, in Carl's case, disappointment. But ang question ko nga sa kanila, yung mga hindi makapag-out, when you see me, when you see us, yung mga out, do you see us as any less? I don't think so. Actually, alam mo, honestly, wala akong pakialam. Just like Carl, yung problem. Oo eh, parang kaya nga, dapat wala na siyang pakialam. Kasi doon nang gagaling yung problem niya, eh. Oo, correct. Yung problem niya is, yun lang, yun ang statement ko for this. Yun ang statement ko. So, kapag nakikita mo ako naglalakad, nagsha-shopping, nag-yoga, or whatever, ang tingin mo sa akin, mas mababa sa'yo. Actually, wala pa doon si Carl. Pero internally yun eh. Internal ano yun eh. Hindi niya maamin sa mundo kasi feeling niya bababa yung tingin sa kanya ng mundo. Internalized homophobia. Internalized homophobia. Yun lang. Yun lang ang question ko. I cannot unpack because
yung bagahe naka-lock. Correct. Parang yun, I remember yung may nag-comment sa it's a separate ano, but like kay Direk Pancho when he these guys were saying na parang bakit hindi na lang yung kasi ipakita yung mga hindi masyado halata na mga characters. Yeah, I mean it's the same. I mean it's also an issue within the gay community that we yun nga, na there's a hierarchy and then may tiering na tipong pag out ka and you're a bit more flamboyant or you're more secure about parang how you express yourself as a gay man. Pag masyado kang halata, actually, hindi pa naman yun to. Look at Vlad, di naman ganun kahalata si Vlad. I think that's not what they're demonstrating here. But what no, but may statement si Vlad na parang that's not a compliment. Oo, yes. I know. Pero parang what they're showing here is, ano? Hindi mo naman, Hindi, kasi ama yun eh. Kasi kaya nga diba sinabi ni Carl, halata ako? Oo nga. Sinabi niya right. So ibig sabihin, at saka mo ha, it's an issue to him. Na if he can pass, he will pass. He will after lying to Ate Judith about it, he goes on and kisses the guy. Yeah. Hindi niya problema yung love. Problema niya is letting it know. Having it known. Which also, ako ano pa rin, problem niya yung accepting how he feels. And being comfortable with who he is. Yeah. Part yun eh. Ako na. Wala na akong patience. Eh, kasi pinagdaanan na natin yun. Diyos ko po. I mean, masakit din kasing balikan. Parang, ayoko na, I mean, maybe if other people are watching or are going through the same thing, but you know, hindi talaga siya madali, guys. I mean, ang dami mo talagang iisipin. And yung sinasabi nila minsan, di ba, pag may mga tao nagsabi na, you're gay, so gabagay, it's a choice. First of all, it's not a choice because nga, we're like this. But what I agree on when they say it's a choice is it's a choice for you to fully embrace who you are and be comfortable with it. That's a choice. But being who you are, that's not. But like how you deal with who you are and how you want to live your life, acknowledging that you're a gay man, that's your choice. So it really is a struggle and hindi siya madali. And that's why also when people say it's a choice, why bakit namin pipiliin yung buhay na alam namin mahirap, 'di ba? I mean, so hindi namin siya pinili, 'di ba? So parang naiintindihan ko si Carl, naiintindihan ko siya. I guess naano lang tayo kasi nga nanggaling tayo sa episode na it seemed like they're gonna like skip that. Tuloy-tuloy na siya. Go. Yes. Yeah. But I alam mo, masyado tayo nag-expect eh. Masyado tayo nag-expect. Pero naalala ko yung from a character development kasi nga parang nagbinuksan niya yung closet. Which was a very liberating moment. But then, yun nga eh, parang ibang issue pala yun. It's got to give. Parang hindi homosexuality yung issue doon. He was living in the shadow of a dead brother. Naalala ko lang yung nag-out sa akin si Mr. Boracay. Sa party ng Hit, actually. Yes! Talk of the town. Diba? Talk of the town. Ako ata yung isa sa mga hinuli niya. Office mates kami noon. So, nasa gitna kami ng, what do you call this? Ng dance floor. I don't remember how he said it. I think he said it na parang, hey, parang, I have a surprise for you, something like that. So, meron pa akong drink, diba, sumasayo na ganyan. Tapos sabi niya, oh, what is it? Sabi niya parang, pareho tayo, or something like that. So, parang una nagsisikin, what do you mean? Ang initial reaction ko was, which is, ako lang ang nag-react ng ganun sa kanya, is,
are you serious? Are you sure what you're? Are you sure of what you're getting into? It's not an easy life. Bahala ka sa buhay mo. So I left him in the dance floor. Oh my God. I did. Hindi ako nakapasok the next day. Alam mo yun? Dahil ba you had feelings? May feelings ka naman? Wala pa. Okay. As a friend yun, as a friend. Oo, wala pa. Wala pa. Tapos, dun kami naging close. Okay. After noon, dun ako nag-fall. Pero, yun. So, I guess that's internal homophobia also. Kasi parang... Yeah, that's also, yeah. Pero hindi, that's also internal homophobia kasi nga we see it as a burden. I mean... As a difficult life. Yeah, I mean, ganun din yun. Kasi nga, yun nga, parang... That's what I told him, ah. It's not an easy life. And I wouldn't wish it on anyone. Kasi nga, syempre, iba naman tayo ng pinagdaanan, di ba? Parang... My God. Will, di ba? Parang... Or parang sabi ko, Arta, that's not something to be happy about. And okay, may isi-share ako. May isi-share ako. Ito, ganito kalakas. Yung how society looks at gay people. My barkada in college... kunento lang sa akin ng isang kabarkada namin. Di ba, my boyfriend died. Tapos, ang sabi ng barkada ko, sa barkada ko, ayan kasi, na-gets nyo ba yun? Mm-mm. Namatay. Punishment siya. Oo. Namatay siya dahil bakla siya. Ayan kasi. After na, hindi ko na siya friend. If he thinks like that, was he ever really? Girl. She's was a girl. Ah, yeah. We were really close no college. Like, really, really close. But they're very religious kasi. Pero how can you say that, di ba? Namatay yung tao at sabihin mo, ayan kasi. Kaya nga. Siya na. Ayoko na maging bakla. Pwede ba yun? Ayoko na lang maging bakla. Kung may choice ba tayo, will you, like, if it was a switch that you can turn on and off, would you? No. Ako, I'm proud to be honest, to be gay. I thought about that, and maybe in my early years, I would have flipped the switch and just turned it off and then just get married and then just be straight. Pero I realized now that I'm 41 that that wouldn't be me. That wouldn't be me. It's really part of me and mine. And it took me a while to embrace it because I don't know. I there are a lot of things that I'm good at and it's because I'm gay. So, I also have to embrace that. I mean, I'm trying to be positive about it. Diba? I think that's the thing that hinders a lot of us kasi parang we tend to focus on what's bad and it's predominantly because of what society has parang ingrained in us. Nga yung problema eh. Why are we calling it bad? Exactly, right? Diba? Parang hindi yun nga. Pero hindi dapat siya masama at all. And that's why nga it's about refocusing it and then, you know, embracing the things that, you know, I'm like this and it's good. And it's because I'm gay. And that's what makes me special or unique. I don't know. But, yun. But it takes time. I mean, you really have to go through some self-loathing. I don't know if that should. And then that's the thing that I hate the most. That, parang why do we need to go through self-loathing to appreciate? No. Diba? Parang almost like may pagdadaanan talaga siya. And I think it's about nga sa kaya nga I envy parang kids who grew up with progressive parents who parang at an early age, parang encourage them to embrace who they were, supported them. Diba yung mga narinig mong stories na, Mom, I want to dress as Elsa, tapos lalaki siya, go! Bili si Mommy ng dress. Or 11, diba? I'm gonna dress up as 11. Oh, dige, go! Eh, diba parang mas nakakahiya pa nga maging DDS? Oo naman. Oo naman, my God. Bakit wala silang problema? Ay, diba? Ay, tayo may problema sa mga DDS. Hindi, pero sila wala silang problema internally. Oh. Ay, oo nga, no? Announce, may mega meron announce. Bang internal DDS phobia? Oh, shit, DDS ata ako. Bakit ako DDS? I hate myself. Shit, malalaman nila DDS ako.
bakit ako DDS? Wala. Wala, di ba? Mas nakakaya maging DDS. Totoo. Wala. I agree. Maraming taong nadadamay. Or what? Pero there's so many worse things than being gay, right? Pero pagiging yeah. there are straight people and there are gay people, there are bad people and there are good people. You being good or you being bad has nothing to do with you being, gay. Exactly. And that's the thing, and that's the thing that parang I think, and I'm also trying to understand, Carl, kasi nga, nanggagaling pa rin kami, guys, the viewers, dun sa, we're trying to understand parang what Carl is going through. And you know, parang we want to empathize with him kasi dumaan din kami. Mm-hmm. Pero ang sinasabi nga namin parang learnings na to from years of being out there. People have a hard time separating our gayness to who we are when it, in fact, it's really just a tiny, tiny, tiny aspect of, of who we are. Parang... Naaano ako, JC. Hindi, that's can you imagine what... Can you imagine how difficult? Actually, what they're showing Carl, what we're they're showing in GSP, is still light. Hindi pa siya. Kasi we have. Walang bugbugang naganap, di ba? Yung mga ganun. Walang attempted suicide. Mm-hmm. Walang bullying. Mm-hmm. Walang pinalayas. Philosophical, ano lang talaga siya journey, alam mo yun? Kumbaga, But in reality, because of someone's gayness, those things happen. Yeah. That's nakakapagod, no? Ako, 2020. But, kunwari, like, dun sa unpack natin, we have letter senders who are going through their struggle with their sexuality affects their mental health. Yeah. Yeah. Actually nga, kung iisipin mo si Carl, swerte pa eh, kasi he has a gay uncle who can be his, di ba? Yeah. Who understands him, exactly. Who understands him. Pero it's really, it all boils down to self-loathing or at least being unable to accept yourself. And that's Carl's primary problem. It's, we can't blame Carl with the culture of the Philippines and how society is and religion. Yeah, for sure. I'm not hating on him or I'm not misunderstanding him. Yeah, me also. No. Pagod na lang ako. Ko naman siya. Pagod na lang ako. Triggered lang kami kasi I guess ako personally I remember and I also like remember my ex who was going through the same thing and those are memories na parang kumbaga na iniwan na namin eh kasi nga you know pero kaya siguro ano lang sobrang kaming affected in that sense kasi just even thinking about it nakakapagod di ba. Can you imagine going back to that space? Ako, I'm tired of hearing na problema yung homosexuality, gay love. Kaya nga mo pasok yung mga suggestion on rehabilitation. Ayan, sige. Yeah. Mm-hmm. Hashtag Soji Equality now. See, yung mindset kasi as a nation, yung importance kasi na SOGI equality is that as a nation, we're making a stand and we're treating everybody as equal. Yeah. So at least, parang unti-unti yung mindset mamumold. There's nothing wrong with these people and they are being protected by the law. Yeah, yes. Correct. Correct. Because they at are least taxpayers. The law is standing up for them, di ba? And the power of the pink money, ha? Ang dami na naming binayad na buwis, ha? Ay, nako. Sa totoo lang. Tsaka ano, let's talk about naman on the other side of the coin, there's Vlad, who's a bit more progressive than Carl, who tries to, kumbaga... Alam mo, okay, I was Vlad na kasi in my last relationship. Kaya yung ex kong yun, out lang siya sa konting tao. But on social media and other stuff, hindi siya out. Kasi meron siyang gusto niyang sumikat as an artist, musician kasi siya. So ayaw niyang mag-come out. Kasi feeling niya, hindi siya sisikat kung bakla siya. Kung alam ng mga tao kung bakla siya. So sa social media, hindi siya out. So it was a point of how long were we together? A year? Live-in pa kami.
So when he would post pictures, mag-isa lang siya. Or mag, kung magbabakasyon lang kami, mag-isa lang siya sa picture. So parang, what the fuck is this? And then, meron pa ang part, pumunta siya sa gay pride. Break na kami nito. Pumunta siyang gay pride, nag-perform sila sa gay pride. How can you even perform there? You're not proud. Sorry. Ayan, na-trigger na. Kilala ko to, no? Siya ba to? Oo. Yes. Kilala mo yun. Ay. I'm so... ang heavy ng episode na to. Ayoko na. Hindi, good luck. Hindi ko naman i-invalidate yung ano. I'm not invalidating what is going through. He has to go through that. Good luck. I just feel bad that he has to go through it. Alam mo yun. But you're right. He doesn't have it as bad as other people. Yeah. Yeah. Now, wow, it's just really an internal struggle for him. Yes. Kasi nobody outside is actually threatening him. Totoo. Diba? It's all unlike his head, yung, no? Unlike yung mga letter sender natin na talagang yung implications sa buhay nila, my God, talagang very concrete. Being blackmailed. Diba? Ito kasi, it's just really an internal problem that he has to solve. It's philosophical well, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kanya with his parents, but, you know, parang... Pero mas malalim pa yung problema niya with his parents. It's not even him being gay. It's about him being a replacement child. Yeah. That's actually even worse. Being his own person. He's, diba? A proxy to his dead mother. So to the people who are going through this, life will get better. Yeah. Yeah. So life will get better or it will get worse. Dalawa lang naman yan. So I suggest that enjoy the now. But that's quite sabi nga ni Ate Anna, hirap tumanda. Oo. Hindi ako makarelate. Yuck. Panindigan mo yan hanggang mga 50 years old na tayo. Pero naawa ako kay Vlad. Naintindihan. We will never look 50. Mm-mm. Yan yung pinag-uusapan namin ng mga kabarkalo kagabi habang namimigay kami ng food. Oh, naawa talaga ako kay Vlad. Kasi ang hirap noon, parang even if they do get together and you have that partner who's like that, ang hirap kasi lumaban na ikaw lang yung lumalaban for that relationship. When pero kasi sinabi na kay Vlad, sinabi na si he was warned. Yeah, he was. Pero you feel what you feel Nandun na siya. Okay lang naman din mga problema nga, is parang huwag mong piliting mag-out. Yun lang naman yung sabi. Mm-hmm. Sabi ko, huwag muna siya mahalin. Sabi sa kanya, kailangan mo siyang intayin. Is that the right way to wait? That argument, that ano? Ganito, philosophical. Will you wait for someone to come to terms? Carl, will you wait for someone? I don't even have to answer that question with words because I've been answering it with actions. I know. And with time. Now, I got into a big argument with my second Zoom call because of that. Ay. Na napagod din ako. Natapos kami 6. May araw na. AM? Tinulugan na kami ng dalawa naming kasama. Okay. Update na lang sa amin mamaya. After this RV. What do you mean? What are you guys talking about? I mean, exactly this? Waiting for someone? Hindi may tindihan kung bakit I'm still pining over. I'm still having feelings for yung kasama ko before I got into the call. Yeah. Kung walang alcohol. Ah. You talked about it also. Yeah, I think he was annoyed na rin kasi parang sabi niya, ano ba Carl? Parang... Feelings mo yan Ako, I acknowledge your feelings. I just want you to like tell him para you have closure. But not to like stop feeling what you're feeling because I don't think that's fair. Although, important din yung ginawa ni Vlad na pero ano talaga, wrong timing. Kasi kawawa din si Carl na sobrang minandali si Carl Coming from that conversation with Ate Judith. With Ate Judith. Kasi hindi naman si Vlad yung technically nag-snowball na lang. Uh-oh. Kasi pinausap siya ng uncle. Tapos hindi niya dapat makikita yung surprise. Tapos nakita niya na. So parang si Vlad naman, okay. Tapos sinalika naman siya ni Carl.
So, oh, parang, yeah. After lying, ha? After lying. Nakita after sila. He lied again to, to Ate Judith. After lying to the sister. Yeah. Alam mo, I mean, down the line, if you decide to get together, it will not change the fact that you lied. Twice. That's a bigger problem. Yes. Alam mo, you are actually, now going to be seen as a liar. Kasi pwede naman hindi mo sinagot eh. Yeah. Pwede, mas, pwede, pwede, pwede mo naman sabihin hindi na hindi ko pa ho alam. Alam. Correct. I'm trying to figure it out. Yes. Pero para, pero for you to outright lie, yeah, and then kiss the guy, which means, which again confirms that it was a lie. Yeah, you are a liar. So, I mean, to the person that you lied to, Ate Judith. How will you save yourself from that? Andami actually kailangan patunayan ni Carl kung in magiging, the next episode. Kung magiging in-law ka. Yun, dami kailangan yung kung magkatuluyan kayo ni Vlad, how will the family of Vlad trust you? That's a maganda argument ni Ate Judith. She was actually, I liked Ate Judith in this episode. Yeah! Was being a protective sister, and she was saying na parang, was, totoo. Ano, don't force my brother to go back into the closet because he will. Because he will. Because he loves. In all fairness to, which is weird, I am actually defending Ate Judith. Pero alam mo yun, what she was saying was right. And she wasn't saying na don't be with my brother. I don't. She wasn't saying I don't like you. Wala, none of that sort. Yeah. She was just saying it was really out of. Hindi, she wasn't against the relationship at all. Yeah. Gusto lang niya, totoo, tsaka yung paninindigan din yung kapatid niya kasi nanggaling na nga si Vlad sa relationship na deny siya, di ba? So parang... Oh, eto na. Eto na. Eto na. So, Vlad has a thing for... Nobody was against the relationship. For closeted. Bagong salta. Bagong tuklas. Not even Uncle Sam was against it. Ang tawag yan, tuklay. Christopher Columbus. Tuklay. Oo. Bagong Christopher Columbus. Bagong tuklas na badin, tuklay. Pero naiintindihan naman natin si Carl, di ba? Oo. Hindi, naiintindihan ko siya. Pero at the same time, I guess the frustration comes in kasi from... Napagdaanan na natin dahil nga napagdaanan. Pero not to say na di inaano namin ha. I mean, naiintindihan ko talaga si Carl. Pero si ayun sinasabi din ni Carl BL Bro, from an objective standpoint, what he did was really wrong. But I guess you can't fault him because na he's so confused and he freaked out. Panic gay panic. After lying about the rent. Yes. Yeah. GC naman, that reflects on your person. Not on... Wait, pero yung lying about the rent, kinunchaba naman kasi siya ni Vlad. Pero may history nun eh. So will you lie to the person that you... Tsaka honestly, kakagaling mo lang sa big lie, di ba? So sana and he invited her to dinner. He invited her to dinner. Yes, correct. Ano yun? So he obviously likes the girl. I mean, as a, di ba? Parang, and, kasi kung kunwari, gawin ko sa'yo yan as a friend, JC, mahuli mo ako, not even about relationship or anything, you catch me lying in a major way na ganyan. Will you ever, how will you, trust me? I'm sure we'll still be friends, but I would be kasi, more wary. Kasi kung ako si Ate Judith, dun sa shot na yon, di ba, naghalikan sila, and then nag, rack focus na doon sila sa likod, kala ko ba wala? Kasi matinukit ang kinausap, matinukit ang tinanong. Oo, correct. Ano sabi ko lang naman sa'yo, kung hindi ka pa ready, huwag mo siyang papaasahin. Yes. At ang sabi mo sa akin, you don't like him that way. Maraming salamat ginagawa mo na. Maraming salamat. Yung sinabi kasi huwag mong gawin, maraming salamat talaga, ginagawa mo. Oo. Thank you, ha? Thank you, ha? Kakausap lang natin kanina, eh. Kaya may weight din yung embrace scene nila sa stairs. Yes. Oo, true. Kawawa si Vlad. At nandito na nangyari yung kinakatakutan natin sa episode 7. Alin? Na masasaktan si Vlad. The unraveling of it all. Oo. Now we thought would happen in episode 6. Pero to be fair din kay Anna dito sa episode na to, that's too much. You're not being an ally if you corner him. Pero tama naman yung sagot din ni Ate Judith, but I'm also a sister. I would do that. First and foremost, she is a sister, di ba?
I'll do that. Oh my God, ngayon ko na feel yung ano pagka-ate ni Ate Judy. Oh, tsaka yun ano, hindi kita iiwan. Hindi pa ba dun sa ano? Nagbigay ng nagbigay ng ano, ng ayudang may condoms. Pinagawayan din natin. Hindi, kasi di ba yung frustration natin from episode 6, yung may walls siya ulit, dito wala siyang walls. Wala. Yung conversation nila ni ano ni Carl, akala ko nga ibabato niya yung plato eh. Ako din. Sabi niya, Sans, can you go down? And ano, tapos Vlad, samahan mo. Yun na. Yung mga ganyang tirada. Nawaw ko kay Vlad. Sobrang nakarelate kay Vlad. Masaktan na Kasi yung kalaban ni Vlad dito, wala siyang control eh. Oh, hindi pa naman siya binabasted eh. Kailangan niyang intayin. Tama naman silang lahat. It's not the end. Oh naman. It's not the end. Pero you just feel for him. Pero Carl, it's ano, pero na, we can't forget na ang sakit lang nung usapan nila ni Carl. Yung ginagano ni Carl si Vlad. Kaya physically, tinataboy niya si Vlad. Kaya nga tinanong naman siya ni Uncle Sans, diba? Di like may nephew. Tapos sabi niya, yes, then you have to wait for him. That's part of waiting. That's part of what he has to go through. Eh, napanood ni Carl yung short film. Yung movie, oo. Ganito mo pala ako nakikita, sabi ni Carl. Yeah. Shit, no, ano yung feeling na may nakakakita sa'yo ng ganun? Yun yung hindi ako makarelate. Ang sarap. Minsan minahal kita. Ganon. Hindi ko alam. Yung last kong ex, kasi I'm into photography then and I take videos of him performing. Sinabi din niya yan sa akin. This is how you see me pala. Pero gago siya. So, oh well. Painted na lahat ng memories na yan. binura ko na lahat ng pictures tsaka video eh. Wala na akong remembrance ng sa ex. Ako, I'm a cold bitch. I haven't, ano, hindi ko pa na-experience mga bagay na yan. It's not going to be part of my story. Baka ibang laban ko. Hindi ko alam. Ibang energy mo ngayon, Carl. May Dark Phoenix energy ka. Parang may galit, may galit kang gustong ilabas. Meron. Meron talaga. Magna. Mamaya. Labas na mo sa second video kasi 2 minutes na lang to. Magna, hindi ko na ilalabas yung amin nalang yung nakakaloka. Bakit? Bakit ka triggered? Curious ako. Stop my recording. Ha? O sige, stop ko na ngayon kasi total... Alam niyo na kung bakit ako maldita. Siyempre kapag narinig mo, magiging maldita ka talaga. Because honestly, Carl, there are bigger problems. Okay, ang problem mo is hindi ka out, pero yung mahal mo, mahal ka. Ang mas malaki problema is yung mahal mo, hindi ka mahal. Honestly. Or pwedeng past tense na lang, yung minahal mo, hindi ka minahal. Diba? Are you talking to you? I'm confused. Hindi. Statement. Naka-record na tayo. So, pwede ba natin isama yung Carl? Totoo naman yun eh. That's a bigger problem. Diba? Diba? While, kasi, mas masakit yun. Kasi, this is a privilege. This is a luxury. You like each other. You do. And now you're inventing problems to keep the two of you apart. May pinanggagalian to si Carl. He's not inventing problems. He's just... But you're... I mean... It's in his head. I get looking what you for mean. Reason, he's looking for reasons why they shouldn't be. He's looking for reasons and he found one. I feel like naman he's not looking for it. That's how he was raised, I guess. But I'm saying a bigger problem is what if yung gusto niya hindi siya gusto? Ay, ibang problema 'yun. Oh, ibang problem yun. So, I get naman ko, naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Kasi nandito ka na nga, you have someone who likes you. You also like that person. But, here you are, trapped in your internalized homophobia. Hindi mo ma-celebrate yung love na yun. Yeah, correct. Oh, but I will respect you. Mm-mm. Sige, good luck. Enjoy. Ito po si Enjoy! Alam ko na kung saan Carl. Nanggagaling si Carl. Si Carl po ngayon ay Sydney Kit. Switch po sila. Yes. Enjoy ka. Mm-mm. Masaya yan. Enjoy ka. Oo. Maghahanap pa tayo ng point ng bakit hindi dapat. Gusto mo? Meet up tayo. Ano gusto mo? Coffee? Wine?
marami tayong pwedeng mahanap na ano, reason kung bakit hindi kayo dapat magkatuluyan. Lika. Well, in fact, the most important reason why you deserve each other is there. Because you love each other. But you want to ignore that? O sige. Sana, I think naman, in episode 8... Underrated the mutual feelings, very underrated. Malalim po ang hugot ni Carl tonight, guys. So... Yes. Also, bagong gising lang. We are unpacking Carlo as well for this episode. We're unpacking, actually, yun ang title ng both article. Carls. Unpacking Carls. Carl slash Carl. Carl. Actually, hindi. Dito ah. Sinabi naman ni Carl na okay tayo, okay tayo, Vlad. Pero yun nga, sa kanya. I hated that line! I hated that line! Okay tayo, Carl. Ang kapal ng mukha tayo, niya, Vlad. Ang kapal ng mukha niya to say that line. After lying and shoving Vlad away, okay tayo, Vlad. Oh my God, nagalit ako doon, honestly. Sige, labas niyo. So lying. Okay lang yun, sasabihin mo na, hindi ako bakla, hindi kita gusto. After kitang halikan, okay, sasabihin mo sa akin. Okay siya eh. Oo eh. Nisip ba niya yung kausap niya? Hindi. Actually, that brings me to this point. Alam mo, tingin nyo ba? Hindi ko alam kung tamang ginagawa ko ito ngayon talaga. Guys, sorry, punong-puno ng anger yung dalawang kasama. I will keep calm and I will try to balance the energy, but okay lang, guys. Pero totoo, JC. Let it out. Mali naman yung sinabi ni... I agree. Ni Carl dun. Okay tayo, Vlad. I agree. Hindi tayo okay eh. Hindi siya okay. Tingnan mo. He's devastated. Parang ganito yan, JC. May gusto kang guy. And then, ginanon ka. Hindi kita gusto. Pero, okay ba tayo? Ay, huwag mo nang paalala kay Carl. Ano ba? Parang ganyan yung nangyari sa kanya kagabi. Hindi, iba naman to. Iba naman kasi kay Carl GSP. Retro kay Carl na yun. GSP. Oh, it's very fresh. And, alam mo, nandun na sila sa height of emotions. Ang sakit nun ah, yung physically na ginanon ka. Kaya nakakapagod for me na makakita ng same. Ganito. Kasi same. Yung pinagdadaanan ko, malala. Over and over ha. Over and over ko siyang pinagdadaanan na ganon. Tapos makakakita ko ng dalawang tao whose feelings are mutual. Pero yun. Nakakapagod siya. Yes. Naintindihan kita, Carl. Na parang iisipin mo, hindi siya problema. Hindi siya problema. Ano ba, Carl? Drive ako dyan bukas, inom tayo. Tara. Ayan, puntahan mo na nga, Sid, kung pwede ko lang kayong puntahan. Tara, inom na tayo. This deserves a live inuman. Tapos, ito yung nakakatawa. Mas na lang kayo. Ito yung nakakatawa. After that, pinagalitan ako kasi why I'm holding on to this other person na tinutulungan ko as a friend na hindi nila maintindihan. Bakit kasi, let's let go of him. But why will I let go of all the beautiful things in my life? What will I be left with? Okay. Tapos parang, madali lang yan, ganyan-ganyan. You should meet up with people, ganyan-ganyan. Pero hindi ko masabi kasi kayo, may mga nagkakagusto sa inyo, sa akin wala. So hindi siya madali. Bakit? Madaming pwedeng reasons because kunwari, sa ating tatlo dito, ako yung pinaka-soft. Madami namang reasons eh. Pero ako yung pinaka mother, alam mo yon. Ako yung, I mean, that I actually try to make peace with that. Is one thing. And you know, parang congratulations because I don't want to make it an issue. Pero para sabihin mo sa akin, madali naman eh, ba't di ka maghanap? You should, you know, parang let go of all those people and look for new ones. Eh, asan? Wala. I'm not you eh. You're not me. I'm not attractive. I'm not as attractive as you are. Madali para sa'yo sabihin sino yan. Sino ba nagsabi nun? A girl? Di basta, no names. Okay. Pero, tapos ako, I was just smiling and I was just like trying to handle what's being said to me. Pero while in fact, madali nga eh. Madaling sabihin. Yes. Di, tsaka hindi madali maghanap. Hindi madali maghanap. Yeah. Well, pareho tayo, Carl. Laging lumalapit. So, I feel you. Pero ako nga, I'm fine. I'm trying to be fine with that. But you don't tell me na meron akong maling ginagawa. Because I'm already trying to handle the situation as it is given to me. Eh. But you don't blame me for the situation, for that situation.
Yes. Or you don't tell me na meron ako kukulangan because I'm just over it. And that's why I understand why you're irked. Kasi nga, if you look at Vlad and Carl, the hardest part is actually over and done with. They already like each other. Diba? The other thing is like really more of like managing it. But diba? Technically, it's nobody that should save them. And really, nobody there was opposed to it. Yung tatlong nakakita? Oh, wala na. Exactly. Exactly. They were all supportive, actually. Ano lang eh. Ang sinasabi... So, hindi ko siya maintindihan. Ano, at, kumbaga, dahil bago, parang, take your time, but no one is saying na don't love each other. Right? Naiintindihan ko nga sila. Pagod lang ako. Dito. Ay. No. Napatawa lang kita, Hoy. Wala, ano po si... Ano, yun. I feel you, Carl. I'm hugging you from LA. If I can only hug you right now. Sid, can you take him up on your offer? Can you meet up? Oo nga. Ano na, Carl? Mag-live inuman na tayo. Can you meet up? Iba-vlog natin yan. Kailangan mo na ibang kausap, Carl, kasi... Ito, nakakatawa nga, hindi na nga ako naiyak. Hindi na talaga. Parang nakaganyan na lang ako. Okay. Yeah. Hindi, tsaka Carl, alam mo, matagal kasi din nila ka ikaw hindi nakita. Since we're here, you know how happy I am sa transformation mo since we did this thing on YouTube? You really changed, Carla. Talaga, oh, hindi ko na mapansin. Yes. Yes, super. Yes. Of all of us, ha? Yes. Actually, kayong dalawa. And I'm super proud of you. Kasi I know you from before. Carl. Oh. Pero ngayon, naka-old mood ka, ha? Bumabalik ka sa dati mo. Feeling ko dahil nga, whatever, because of what happened last night. But I just want to remind you how far you've gone. So I just... Hindi, yes. Kaya nga, parang, it's all about spreading positivity and, you know, parang... you take the situation that's given to you and handle it well. And kasi in this case, Carl with a K did not. Yeah. Nagagaling yung frustration. Because pwede naman kasing everybody was telling, oh, he needs time. Carl, you should have actually asked for that also. Yeah, that's true. Which he did not do. I mean, pwede naman yung sinabi, I need time. Diba? I also want to understand kasi 'di ba I guess nasa dialogue pero parang ang dami niya kasing bigla siyang dam na bumukas nung nakita sila, parang ang dami niya biglang oh my god, alam niya ng tito ko paano yung parents ko, oh my god, but something was free, hindi siya nagbukas, JC nagsara siya talaga. That something was already happening before that pa nga lang eh, yung parang nagtatampo-tampo na siya na hindi ko naiintindihan. Yeah, may tumatawag sa'yo. Parang, hindi, coming from the nose-to-nose scene and they were washing the dishes and then he just saw Vlad talking to someone na hindi natin alam, which turns out to be Anna pala. Diba, they were planning something. Mm-hmm. Doon pa lang, parang meron ng slight something. I think, parang in his head, out kung ano. I feel like in his head, ganito ba yung gay life? Na, I don't know eh. Kasi, na-overwhelmed. Selos ba siya? Oh, baka so, super overwhelmed. He got overwhelmed. Yeah. So alam, I will never know. Kasi like, for example, the tito was there. Kasi kailan nagbago yung dynamics? Nung una, dumating si Ate Judith, tapos pagpasok nila, nandun yung tito, tapos bigla siyang nag-clam up, di ba? Oo. Yes. Actually, kasi parang, it's easy, ha? It's easy kasi kung if they had that bubble for a while, that Carl, that pancake bubble, that love, I wish nga that they had that bubble longer kasi at least na-establish nila yung love and the dynamics of the relationship. And then slowly, get out of that bubble, diba? Pero they didn't have that, they didn't have that, they were, wala, pumasok si Judith, pumasok si Anna, pumasok si Uncle Santi, napanood ni Carl yung short film na yun. Nakita silang naghalikan. Too much too soon din for Carl. I mean, I'm trying to understand him. Yes. Kasi how would you feel din naman na you yourself, kumbaga it's not helping him process everything. Yeah. He needs time. Yeah. I'm just sad. Alam mo, doon ako, mabalik na naman ako kay Carl, BL bro Carl.
para nalulungkot ako for Carl GSP. Kasi, dito na nga siya. Ang hirap na nga maghanap ng love, di ba? Na mahal ka din, na requited love. And then here he is, and trapped the guy, by his own, kumbaga the shackles that society and family has put upon him, dun siya trapped eh. Yeah. Pinipigilan siya nung, hindi niya imbento yun eh. Parang ano yun eh, yun ang mundo natin for some people. And the guy that we can't forget that reality. And the guy that's in love with him is like an awesome guy. Right? So parang, perfect. He's perfect. You know, he's saying awesome. The thing is, okay. Nothing in that episode actually points that to me because lahat, the representation of the world are the people with them. You have Uncle Sans, you have Anna, and you have Ate Judith who are all supportive. Yeah. Pero ako hindi ko pa rin maalis na it's a Pinoy setting. It's, alam mo yun. Mm-mm. Pero, especially coming from Soji equality now. I mean. Wala naman eh. Parang have we ever actually seen maybe once that he had a problem takes himself, with it? Yeah. Or nakikwento ba niya yun? Kumbaga Carl. I was bullied. May lensi Carl GSP. Mm-mm. Feeling ko kaya nga. Yung mag-a-unravel siya next episode. Bata pa siya, hindi niya alam na mahirap maghanap ng mutual love. Good luck, Carl. Good luck. Good luck talaga. Good luck po. No, sorry. Hindi ko alam eh. Sa ating tatlo, si Sid lang yung medyo maswerte sa mutual love. Guys, I'm so sorry if I mean maswerte like ba ako, JC? Honestly. Do you honestly, guys, see me as lucky in love? Ako, and the most tragic love life. I don't have a love life. Oh, actually, I would rather not have a love life than experience what all the things I've experienced. You always want what's not yours, eh? Oh, pero to be fair, I look up to you because parang for me. You asking that question. Yes, I do feel like you're. Siyempre, yung mga pinagdaanan mo, that's part of it. Pero the fact that you were able to find someone who, kahit na for a certain period of time, who loved you and you loved, and for what, 9 times you found it? I mean, that's quite something. Carl is 0. Yeah. Me, I'm 1. So, I mean, right? But I'm trying, like I said, I'm trying to make peace with it. 9 times, Sid. I'm trying to make peace with it. So, that's something to be not proud of, but like more of like, to be grateful for. You are afforded that opportunity in life that you connect with someone and you're able to establish a certain relationship. Maybe it didn't last that long. But the fact kasi parang, you experience that 9 times. It's a good pero, thing. Guys, equally tayong pagod, ha? Oo. Like, kayo, napapagod kayo sa situation yun. Pagod din ako sa situation. Oo. I think, wala naman I just keep on trying and wala. Nagbabago yung pagod. Namatayan ako, and I still kept trying, and then wala pa rin. Yeah. I mean, wala. Period. Wala. The fatigue comes in kasi. Like, I would understand that there's also fatigue to be found in loving constantly, eh, diba? So I get you, Sid. But there's also fatigue to be found sa pining or at least hoping for yeah, or ako for naman something. Parang do you know the feeling right. of ano, having so much love to give but nothing to put it into. And then parang yeah. it's so hard and it's so hard to actually continue and be and make peace with this because this is what happened nga. This is what happened. I'm not blaming any. I don't want to blame anybody. I don't want to blame the world. This is the situation. Yeah. It's just so hard to make peace with it without actually blaming yourself or finding faults in yourself. Kasi baka there's something wrong with me. Ganun. Pero syempre iniisip sana wag kong diba? Lalabanan. Parang, those are the thoughts that you have to banish, 'di ba? Yes. Yeah. Pero nakakapagod 'yun because that's a yung same thoughts that you're having are the thoughts that I'm having.
Except ganun that I don't siya. Have happy except that I don't have happy memories to like you know parang help me with. I don't have any memories of spooning. I don't have memories. Pero actually when it was happy, it was really happy. Wala ako noon. I'm just like a blank book. Wala, 'di ba? Yeah. Wala. Oh, iyak ata ako, Carl. I feel you, Carl. Pero I'm trying to make peace with it nga. Pero I just don't, I don't appreciate na ako pa yung sinisisi kung bakit ganito nangyari sa akin. Mali naman kasi yung sinabi ng kung sino man yung sabi nun. I mean, sinusubukan ko na nga maging okay. That person didn't understand the entire situation. The context of it. Iyan mo na, diba? Do not validate whatever. Hindi naman. Okay naman. Magkaiba naman kasi din kami. I mean, okay lang. Okay lang naman. Pero syempre, di ba? Parang, yes. Masakit yun. Uh-oh. Masakit yun. Mm-mm. Uh-oh. Alay nako, no? Ang gulo-gulo ng pag-ibig. Alay nako, guys. Tell us about it. But you can only be responsible for how nakakapagod. At the end of the day, you can only be responsible for how you handle things. Not the situation. Kaya nga, I don't want to handle that, situations that anymore. I just want an easy love. I want an easy love. Alam niyo yung mga farce, diba? It was a farce. F-A-R-C-E. Yeah, yeah. Parang comedy of errors. Mm-hmm. Comedy of errors talaga siya. Uh-oh. Pero Sid, baka yun... Na mabigat. Pag hindi... Oh, okay. If you find that easy love, then it that's the... I guess that's the right one for you. I found it. I thought so many times, guys. Coming from where I am coming from, ito na lang, seryoso na. I'm happy. I'm in spite of what happened today in this episode, I'm still happy for Carl and for Vlad. Because having to deal with something like that, ang problema nyo, hindi kasi walang nagmamahal sa inyo eh. Uh-oh. So I'm still happy that you found that. You just have to decide to fight for it. And I will leave it to you kung paano nyo gagawin yun. Today already happened. Everything that happened already happened. It doesn't mean that it's the end. Nakakapagod. I mean, I feeling ko for anybody to actually watch it. Diba? But they're both good people naman. And I'm sure you will be able to sort it out. At saka ano pa sila? Bata pa sila. Dapat hindi pa sila pagod. Oo. Yeah, oo nga. Tama. So, I'm it's just tiring for us because we are, Carl is 16. Mm-hmm. I'm 37. I'm 41. So, nakakapagod sa amin. I'm truly happy for them. I'm truly happy that they have people who love them and who are willing to give them support in the way that they know how. Kasi Judith is love, it's being a sister. Yan yung alam niya dapat na ginagawa niya for Vlad. Yeah. And Uncle Sans is an uncle. Yan yung feeling niya dapat na ginagawa niya for Carl. Diba? But they have support systems, they have support groups. Yeah. And they have each other. Now, honestly, they only have, they just have one more obstacle to this get through, and they this will be fine. Yes. And Carl kasi, is a Carl is an intelligent boy. He just needs time. Oo nga. Oo. Ako, ano naman eh? Message ko lang kay Carl. Kasi syempre ngayon takot siya. Pero sana, yun nga, they find each other eventually. Kasi imagine looking back and sabi natin they don't end up together after this. The regret that you will have knowing that you found someone, but because you were too scared. Chicken shit. Yeah, you were too scared to accept that love that he was willing to give you. Ah, my God, it's the worst feeling. It's the worst feeling. Kasi yun naman yung point ng homosexuality is the love that you feel for another man. It's not the makeup, it's not the clothes, it's not the clubbing, no. Yeah, exactly. At the end of the day, at this, yun the heart point. Of it, that the point is, diba? You're in love with a man. Exactly. Yeah. And here they are, in love with each other. Mm-hmm. But ang problem is yung perceived lifestyle. Yeah. Well, those are just the bells and whistles. Which diba? Diba? Honestly, see, Vlad doesn't fall into the perceived He's not. He's not even the stereotypical... Yeah. Kasi nga, may stereotype. Pero...
Isang iba pa yun. Si Carl. Iba pang problema yun. Pasalamat nga si Carl. Hindi pa stereotype si Vlad. Imagine mo yung... Natatakot ma-stereotype si Carl siguro. Diba? Diyos ko, Lord Carl. Uh-huh. Pasalamat. Kaya mabait. Matinong lalaki yung nahanap mo. Diyos ko, pumunta ka sa fitness. Oh my God! Alam mo, actually, dyan ang gagaling yung frustration ko. Sa mga gym. Daming kupal dyan. Parang nandito na nga yung perfect man. Daming and here you are with your issues. Pero wala, we can't blame his character. Tapos isipin mo, diba, yung kahit yung support ng mom, diba, parang I don't really care who you love as long as he's the right person. That he loves diba? You. Yung, and he's proud of you. He can be proud diba? Of you. Diba? Ayoko yung pinakahiyak sabi ng mom. Diba? Alam mo, actually, yung message ko kay Vlad, kasi parang feeling ko nasaktan talaga siya. Feeling ko talaga nasaktan siya. And he has every right to just turn away and run. He has all the rights. Because Vlad is so majestic. Pero honestly, kasi kung nangyari sa akin yan, and ako si Vlad, parang ako dun, triggered ako dun sa forcefully ginanun eh. She love away. Parang, you need time. Like, sort yourself out. Hindi ko alam if you've sorted yourself out and then it happens na mahal pa rin kita, then good. Pero, pero kasi nga, kailangan ko din bantayan yung puso. Sans. Ha? Winarin nga siya ni Uncle Sans eh. He need, parang you have to wait for him. Oh, wala na nga. Nangyari na nga to. So, wala na yung aspect of time. They had to face it right out, right? Kasi kung ako si Vlad talaga, parang, this guy is part of the process. Hindi, pero, this guy is bad news kasi he keep one. You pointed it out. He keeps on lying about our love or what he feels. Ang sakit nun ha. To kung malaman ni Vlad yung sinabi ni Carl kay Judith, masakit yun. Parang oh agree. My God, he literally denied. Pagkatapos nating mag-spooning kagabi, friend. Oo, totoo. Sana hindi sabihin ni Judith yun kay Vlad. Pero I mean, let's just count like. I-ano na lang natin sa ano pa si Vlad confused. Sa finale. Ito pa yung isang... Finale na next week, guys. Ito din yung masakit yan. Yung action ni Carl na, kumbaga, ripple effect. Namumulan na ako. Lasing na ako, guys. Sunog na si Vlad, eh. Sunog na si Vlad. So, he's gonna turn out into someone who's gonna be very jaded about guarded. Love because of all these experiences. And, that's a repercussion, di ba? Magiging jaded siya, he's not gonna trust anyone anymore, he's gonna be... I feeling ko hindi naman. Feeling ko hindi naman. No, masyadong maraming love si Vlad. And he's very open eh. I don't think he'll be jaded. Mm-hmm. If he, after Carl, sorry, ako pala hindi yun, maging ako pala sila. Sorry. Hindi siya magiging jaded. Mas ikaw pa nga pala si Vlad. Mas pwede maging jaded si Carl. Si Carl. I agree. He will really... Yes. Kung palang pasin niya si Vlad. Ay, bihira naku. Lang yung my Vlad. Diyos ko. Good luck sa'yo makahanap ng isa pang Vlad. Hila din naman kasi si Carl actually. May pinagdadaanan. But he has his quality. Alam mo ba? Okay. I'm gonna be super... And he has his eyelashes. I'm gonna be super transparent about it. And his abs. I'm gonna be... I'll open this up. Kasi me and my cousin had a discussion a few days ago. Kasi natanong niya ako, parang, weren't you still dating? Ang tagal na nung last relationship mo. Pandemic. That's right. Yeah, pandemic and everything. Pero hindi, kasi 8 years from 2012, I had that all the time. Kasi I was trying to explain, kasi ganito, tapos alam mo, ang tama yung sinabi ng kasing ko, sabi niya, I don't think it's about him, JC, sabi niya. Yeah. It's you. It's really sabi you, niya, JC. Don't you see niya, that? You can't forgive yourself. Parang because nga it takes so much of for you to lower down your walls, the fact na may na someone was able to hurt you that way, you can't get over it. Pride mo. So, parang in my head ko lang, that's true. That's ego. True. Ego mo yan, JC. Alam mo, actually, masyado kayang attached sa idea mo of yourself. You are very attached to si JC.
masyado kang yung you latch on to the idea of yourself. And it prevents you from opening up. Hmm. As a friend, ah, sinasabi ko sa iyo. Oo naman. Kasi ako, mabilis ako makalimot ng, kasi sinasabi ko mahina yung self-worth ko. Pero ang pro nun is, wala ako masyadong idea of myself. Like whatever na lang. Ganyan-ganyan. Kasi parang you have to be open din. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, kailangan ko rin I had to learn it that way. Na I learned to not be attached to the idea of myself. Because the idea of myself kept on changing. Because I've been through so many things. Mm. So I had to adapt and cope. So whoever I am now is who I am. Wala na siyang kinalaman dun sa kung yung Sid, the Sid I knew. Ikaw, JC, matindi yung kapit mo sa sarili mo because you're very protective of yourself. But if you learn to detach yourself from the idea you have of yourself, hindi magugulat ka, you will not crumble. You will actually flourish. Ang fear mo is you feel you will crumble if you stop holding on to what you have of yourself. Yes. Oh my God, Sid. Yeah. Totoo. But once you let go, you will realize ang daming papasok. Ang dami. And then that's when you will flourish. But if you keep on like, napapansin ko, JC, actually sa body language mo, pag if you watch our RVs, this meta na ha, matindi yung ano mo eh, kapit mo sa sarili mo. And then you like being within yourself. But if you start being outside yourself, that's why I keep on saying feel beyond yourself. That's also living outside the idea of yourself. It will open you up talaga. It will really open you up. Mahirap kasi we're at this age. Pero gusto natin bumagets. Gusto natin bumagets, di ba? De, pero totoo yan. Pero, kasi nga, ano eh, yung effort that I put into parang kumbaga build myself up and my confidence. That's why I'm so very careful na not to expose myself to things that I know will shatter me. Kaya napaka ano ko. Kaya yun din. I guess tama din yung sinabi ng kasing ko na you haven't forgiven yourself, Carlo. Carlo, my am Carlo in at home. Eh. Pareho tayo, Carl. Mga problema ng mga Carl. Mga Carl. Sabi niya, hindi mo mapatawad yung sarili mo. Kaya ayaw mo din umusad kasi ayaw mo nang magkamali ulit. Kaya ayaw mo. Understandable naman yun. Wala look at me! Ang dami kong mistakes! Pero wag mong, ano, don't doom it before it, ano, don't doom it. Alam mo yun, you have to, don't doom it before it happens. Oh, ayun naman. Di, tsaka allow yourself to fall. You have your friends as your nets who will catch the fall. You have your family. I have strong nets. Mm-hmm. Yes. I do. Oh, totoo yan. Alam mo, that will... Kailangan eh. Kailangan mawarak tayo. In more ways than one. Sandali lang. Ang bilis na... Ang bigat na kasi. Ang bilis na... Ang pula ka lang. Wait lang. Oo nga, pula mo na, Sid. Si Carl ba handang mawarak? Handa ka na ba mawarak, Carl? Mawarak ka na. Wala nga eh. Pabalik wala. Guys, okay, guys. Wala tao. Walang, hindi, naman, walang, hindi po charity case si Carl, pero sana naman worth it ka. Kita mo naman ang aming materialist fuertes na kaibigan. Single po siya, available. So, okay ngayon, na ako. Kung interesado po kayo, please send us a DM and we will set up a meet. Alam mo, guys, kayong dalawa, have you opened up your DMs? Oo. Open ba yung DMs nyo? Open. Can you open it? Kailangan mag-ask ng permission pala, apparently. Parang ganun. You just have to change the settings. People can slide into your DMs. Do you change your DMs? Twitter? Ano ba? Twitter. Para naman tayo, ano? Para naman, nananawagan. Ayan na naman. Alam mo, babalik tayo sa sinasabi ni Sid sa atin, Carl. Yung advice sa akin ni Sid, applicable din yun sa'yo, ha? Oo.
sa totoo lang. Yung masyado mong pinanghahawakan yung sarili natin. Masyado tayong protective of ourselves. Ikaw, of like ngayon, think you are. Pag nasasaktan ka, nagiging bitch ka. Ang gusto kong sabihin sa inyo, ang gusto kong sabihin sa inyong dalawa, san yun? Once in a while, it doesn't have to be all the time, forget this idea you have of yourself. And then you will be surprised. Promise. Forget the idea you have of yourself and of the of other men. Just forget it. And then you will be surprised talaga. Kasi doon nang gagaling yung fake confidence ko eh. Parang, eh? Alam mo yun? Ayan. Magan, you can message you directly. Ayan. Ayan. No? Naka-receive message naman ako from anyone. Wala. Ayan, eh. Okay, good. May gagawin ko dito. 7 PM pa kami magkikita ng friend natin. So, we have all the time. Okay, perfect. We have 6 minutes for this video. Unless we want to unpack Carl further. Baka kailangan mo mag-freshen up, Sid, ha? Oh, eh, okay lang. Tsaka lasing kanina ka pa na. Pula. How's that? Medyo lasing na ako. Are you saan kayo magkikita? Punta siya dito. Ah. Okay. Ay! Well. Ay, wag mo isama yan sa edit! No. I don't think dito sa place ko. Hindi ko pa alam. Ganyan ba? Sabi ko kay JC, stop recording first. Tapos tsaka ako nagkwento. So, hindi siya option. Oy, JC! I will not insert this. But something will be inserted. I don't know. Hindi. Or mag-extra ka para lang safe. Oh, sige, okay. Para may extra ka lang. Oh, sige. Guys, thank you again for watching. This has been the BL Bros and we just reacted and unpacked episode 7 of Guys. And we unpacked ourselves again. Yeah. Medyo sorry, iba yung flavor ng RV na to. Hindi siya kasi magaang. Hindi talaga siya magaang na issue. So medyo, kung nafe-feel niyo yun, may angst na lumalabas. May frustration. It's for a good reason. Saka, sige, explain ko rin. I'm going through something also. And, as a reactor, yeah. My reaction would also come from my present state. And if I have to say sorry for that. No, don't apologize. Don't apologize for being who you are, Carl. We are valid. We are valid. Wait, ako honestly, kahit na frustrated tayo sa episode 7, well, kasi naman what they shown us, malakas ang hope ko for episode 8. Oh, I really feel like sobrang Carl will find, because the love they feel for each other is true and pure, they will find a way through Carl's lens and the shackles he's on. So, malakas ang hope ko. It's just painful to watch. Masakit lang makita. Pure na nga yung love. Pure na nga yung love. Tapos may ganun pa rin pumipigil. Totoo. Kumbaga, di ba? Parang the biggest obstacle is already done with eh. Pure and mutual yung love. Okay. Hindi naman talagang, hindi yato Ben X Gym, oh. Oo, ano yung kwento? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko doon, oh. Ito mutual. Ganito din kami mag-react kasi sobrang invested na kami sa pancake. So, talagang masakit. Hindi ba obvious? Hindi ba obvious, guys? Sobrang kami affected. So, there. Ayun, so, there. Thank you again for watching. I hope you tune in again next week as we react and unpack episode 8, the final episode of Finale. Finale. Kung sinimulan nyo kaming panoorin since episode 1, next week is the last episode for GSP. We will miss the show. But let's see. What season 2! Ay! Tanat, baka may season 2. Oo, may season 2. Pero, malalaman until the last episode. So, hopefully. Sana din may season 2 ang Love Life ni Carl. Charot! Wala nga season 1 eh. Ay, can you see Carl ba? Carl with a K? Ikaw, Carl BL bro. Wala pa nga season 1. Meron na, hindi lang palang na yes. Love story na din yun. Hindi. Unrequited nga lang. Sana yung season 2 requited na. Hi. Okay. Hello. Class ring, remember. Okay. Bye everyone. I will stop recording para pwede nang mag-share si... Bye. Bye.